Hello, good morning guys. Welcome again sa aking YouTube channel, JRC Authentic Speakers. Sa ngayon, mag-unbox po ako ng panibagong stocks ko. 3-bit X-Sound Mega. Makikita nyo sa picture, mukha siyang JBL Extreme Series. Kasi meron siyang strap. Pwede mo siyang i-sabit sa shoulder mo. And then again guys, ilalain ko lang na paalala ko lang na para sa mga bagong viewers, pasuyo po, pa-subscribe sa aking channel. Then hit niyo yung notification bell, i-click niyo yung all para every time na may panibagong YouTube na i-upload ay makikita nyo at mag-notify sa inyong phone. So guys, ito, pakita ko sa inyo yung close-up ko, pakita ko sa inyo yung tsura nya. Ayan, 3-bit X-Sound Mega with strap sya. And then nakikita nyo sa picture, meron syang light sa paligid nya. Ito po yung basic specs nya na nasa labas. IPX7 waterproof, Bluetooth 5.0, multi-EQ mode, 20 hours playtime, superior sound and broadcast, link 100 plus speakers. So guys, tara, umpisa natin. Ito siya, guys. Ayan, laman niya. Dito nakalagay possible yung accessories niya. At nakalagay naman din pala ito. And USB and aux cable lanyard yung strap niya. Medyo skip siya sa loob ng kanyang box. Ito. Laman niya. Ayan guys, see? Bago yan, bago natin tumutingtingin, pakita ko sa inyo yung laman nung loob. Yung nasa loob, yung nasa loob ng box. Ito, yan o. Ito yung laman nya guys. Pang charge nya 5C charging. And then may kasama rin syang auxiliary cable kabilaan. So kung ayaw nyo ng Bluetooth connection, pwede nyo isalpak to sa phone nyo, sa tablet, computer. At ito naman dun sa speaker, yung kabila. Then ito guys yung strap nya na isinasabit dito. Yan. Sa kabilaan para pwede siyang bitbitin, isabit sa balikat ninyo. Then itatabi ko muna at ituloy natin yung ating yan. Ito yung lamay niya at yung kanyang 3-bit X-Sound Mega user guide manual. Yan. Tabi ko po muna to ha. Load sa sulok. At tayo ay magsa-sound test na rin. Then, ito guys, andito na tayo sa speaker. So, yan, pakita ko sa inyo na malapitan. Teka, lagyan natin ang ilaw. Yan. So, yan. Ganito siya. May nakalagay na sticker sa ibabaw. At mayroon din naman nakaangat dito, nakasulat na mic. Pwede niyo tong gamitin tong mic na to. Pwede niyo tong gamitin kapag may pumahog sa inyo habang nagpapatugtog. Pwede kayo sumagot using play button pag sagot at end button, play button din kapag i-end niyo yung tawag. Tapos guys, ayan nakasulat diyan yung X-Bus at saka music and yung audiobook. Ito yung audiobook, ito yung walang bass. Ayan. Tapos itong music, may bass siya pero tama lang. Tapos ito yung X-Bus,
Ito yung naka pinaka malakas na base mode niya. Then guys, ito siya. Kita ba sa video, speaker niya nasa loob isa. And then dito sa side na to, yung kanyang passive radiator. And then ang alam ko, meron pa siyang extra dito sa likod or tagusan lang siya, hindi ko sure. Then ito guys, yung likod niya. Ayan. Pwede kayo mag-charge ng cellphone nyo rito kapag kalobat na. And then ito yung aux input. And then ito, may nakalagay din na output. Kita nyo ba? May nakalagay na output. Output, pwede nyo rin siyang gamitin pang power bank. At dito nyo rin i-charge itong mismong unit, itong speaker. Ayan guys. Ayan. Makapal yung ano niya. Ayan. Kailangan nyo siyang isara. Lagi. Just in case at lalabas kayo baka biglang umulan. Ay nga pala, para sure lang na hindi siya papasukan ng tubig. Yeah. So yan ito. Equalizer button, light button, plus, minus, play and Bluetooth na may ring light na white na kapag ang alam ko kapag ito ay nakailaw yung light na yan na puti, pairing mode siya sa other speaker. Yan. So, umpisa na natin buksan. Yan. Yan po yung tunog talaga ni 3-bit. So, yan. Nakikita niya, may ilaw. Tatlong function to meron. Try natin, ha. Pakita ko sa inyo. Yan, nag-iba. Ayan, patay. Hindi, isa. Dalawa, tatlo, pang-apat, patay. So, itry natin ngayon siyang i-connect. Ayan, i-blink. So, wala nakapera sa kanya kapag ganyan. Kasi nga, bago pa lang, kabubukas pa lang. So, blinking yung Bluetooth sign. Okay. Pag kinonect ko, so possible, ito ay mag-i-stop yung blue na Bluetooth. Notification. So ayan guys, i-connect natin. Ayan. Kita nyo ba? Kita. Ayan. Ito tayo lang. Ito. Kita, ayan. Ayan, mag-connect na. Then, try natin magpatugtog. Okay. So, try natin tong bus boosted. Kita nyo ba? Guys, yung teka, punta tayo dun sa ano para walang putol pagka nagsuswitch ako ng ano. Punta tayo dito. Okay. Hanapin ko lang kasi kada-download ko lang guys nung ano to. Nagda-download nga pala ako guys ng ano, ng mga music sa Beatmate para madali lang maghanap ng ano, mga music na gusto niyo i-download. So yan, bus boosted trap music. Ayan. Hanapin natin ngayon siya sa place. Sa ano ko, sa Samsung Music. B, letter B. Ayan po. I-add po muna siya para hindi po ako maligaw. Ayan, kaka-download lang po kasi nila. And then, asa na isa pa, letter B, ano ba magkatay siya? Ayun, mayroong edition sa dulo. Okay, ito yung kanina, tapos ito yung isa. Add natin, para madali siyang makita. So, ngayon nasa play.
Kita nyo ba guys? Nasa playlist ko na siya. Ay, sorry. Mali. Sound test. Ayan. Try natin. Ayan. Lapit lang natin guys yung ano ah. Ayusin natin yung camera para mas makita nyo ng maayos. Nga pala guys, mayroon na rin siyang 3 bit up. Ayan. Isa, isa. Sa tablet ko may nakalagay na rin na battery percentage siya. Yung laman ng speaker. Tapos naka 50% volume lang siya sa ngayon. Ayan. Mas masanay ako dito sa kanan. Lipat lang ako sa kanan guys. Ito guys ah, kita nyo nakailaw sa kanya yung music sa equalizer nya. So tatlong function pwede sya. Nilagay natin sa mas mabass. Pagka gusto nyo yung audiobook, ito ang tunog nya. Ayan guys. Ganyan ang tunog niya pag naka-audiobook. Wala siyang bass. Balik natin yung bass kasi medyo pangit. Yan, naka-normal mode siya. Tapos, sa ilaw naman guys, ito. Try natin ha. Ito yung, yan. Equalizer mode. Equalizer style ang ilaw niya. Yung size nga pala niya guys, para siyang ano, kasing haba siya ng JBL Charge 4. Ayan, ganyan siya, yung haba niya. Tapos yung kapal niya, yan. So ito yung sabitan niya, strap. Pause ko muna. Tapos guys, ito yung sinasabi ko na ano. Long press nyo itong Bluetooth. Tayo nyo umilaw yung bilog niya. Ayan. Pag ganyan, pwede nyo nang i-pair yung isa pa na ganito rin mismo. Para sabay sila na tutugtog kung gusto nyo ng naka left and right. Off nyo yung ring light niya. Ganun din. So ayan. Back to normal. Then play again. Isa pa yung ilaw. Yan yung mga style ng ilaw niya. Ito pa isa. Patay, naka-off siya. So from off lights, bilangin natin kung ilan meron siya pwede. Confirm natin kung ilan yung function na pwede sa ilaw. Okay, 1. Yung style niya yan. Then, isa pa. Ayan yung kanina. Yung pangatlo. Yan siya. Yung bilis ng galaw ng ilaw niya, sumasabay din sa beat. So, itotodo ko ngayon yung bass niya.
Yeah, kita nyo, lumipat yung ilaw na po. Nakatoto na yan, and then tototo ko na rin ngayon yung volume. Sagad. Percent yung battery. 3-bit X Sound Mega. May apps po yan, ha. 3-bit apps. Pwede nyo download sa Google Play Store at saka sa pang iPhone. Pwede. Yan po, sound test tayo. Tatry ko naman ngayon pakita sa inyo yung pwede siyang power bank. So yan. Gamitin ko yung mismong cord niya. Ito. Ito yung haba niya. Nasa 1 meter. Ang haba niya. So yan. Ito. Ganyan siya guys. Ito. Kita niyo ba? Yung lobe niya, orange. Ito ay white. Basic lang naman. Ayan.
Siyempre, para magamit nyo yung power bank niya, pwede kayo mag-charge, kailangan naka-on yung speaker. So, ayan, kita ko sa inyo, hindi siya nag-charge. Kasi hindi ko pa sinasalpa. Sasalpa ko. Medyo masikip, virgin pa siya. Kaya, kita nyo, charging. Ayan siya. Ito yung mismong cord niya. Ayan. Then, papakita ko rin sa inyo pag na siya ay nag-charge, kung paano ang itsura niya. Baliktar natin. Ito naman yung pan-charge niya. Ayan. Then, sasalpa ko naman ito ngayon dito sa outlet. Patayin ko muna para makita niya. Patay. Ay, ulit. Pakita ko sa inyo pala yung itsura niya pag pinatay at binuhay. Binuhay. Ayan. Connected. Patayin ko. Dahan-dahan nawawala ilaw. Ngayon, sasalpa ko na siya sa charger. Ayan. So, yun guys. Nakailaw siya na pula. Possible kapag full charge na siya, mawawala yung ilaw na yan. Mamamatay lang. So, kung bubuhayin siya na nakasalpak, which is hindi naman advisable na gamitin habang naka-charge, ganyan ang itsura niya. Nakamix yung white tsaka yung red kasi naka-on siya. Ayan. Hindi malabo. Ayan, yan. Ito. Tingin ko muna itong ilaw. Ayan. Ayan, kita nyo ha. So, ganyan siya. Ito. Para i-charge yung sarili niya. At ito rin yung gagamitin nyo para mag-charge yung cellphone or tablet ninyo. Again, play music. Kasama niyang auxiliary sa loob. And then guys, may reset din siya. Sabay niyo lang itong plus at saka yung minus button. Yan. Reset na yan. So tingnan natin, double check natin sa tablet. Reset na yan kasi nagbiblink na yung Bluetooth niya. Tinayo kung nakakonnect pa siya sa akin. Wala na. Wala na. Hindi na siya nakakonnect. Tatry naman. Ipapakita ko sa inyo yung auxiliary niya. Ito yung cord niya kasama doon sa box kanina. Salpak natin to. Ito, isalpak din natin dito. Ayan. Tumunog. Then, play tayo ngayon gamit yung auxiliary niya. Thank you.
para sa akin mas type ko pa rin yung Bluetooth connection kaysa sa auxiliary. Mas maganda at mas klaro yung pasok ng sounds, mas malakas pati. Balik ulit siya sa connection dahil hindi na siya nakakonnect. Another connect kasi nireset ko siya kanina, di ba? Thank you.
Ayun guys, tapos na ang aking sound test at yung small review. So guys, yan, nakita nyo yung quality nya. Test natin lahat, pati yung power charging nya. So yun guys, maraming salamat sa panonood muli. Sa mga bago pa lang na napapanood ang aking channel, makikisubscribe po ako at pakihit yung notification bell, and then click nyo na rin yung all done kapag para kapag meron akong panibagong upload, makikita nyo at magno-notify sa mga cellphone, tablet, or kahit ano yung kapag kayo nagbukas ng YouTube or kung ano, may magpa-pop up yun sa screen nyo kung meron akong panibagong upload. So guys, again, maraming salamat. Thank you.